Halo guys, welcome back to my channel. Kumusta na kayo guys? Ngayon guys, maghatid ako sa inyo ng kaalaman tungkol sa pangpaswerte pagdating ng bagong taon guys. Ituro ko sa inyo pangpaswerte guys, para man ma-share ko sa inyo yung mga swerte na dumarating sa akin. Ano siya guys? Bago pumasok ang bagong taon guys, na-share ko sa inyo na pangpaswerte is maglinis kayo sa bahay niyo guys. Yung mga gamit na di kailangan, yung mga dyan, linisin niyo guys. Tapos i-arrange niyo ng maayos para pagpasok sa bagong taon ay maayos yung isipan natin, yung bahay. Tapos yung mga masamang enerhiya, alisin natin yan sa pamamahay natin. Ganyan ang mga ginagawa namin guys. At ito i-share ko sa inyo guys. Kasi alam, sa dating mga video ko guys, sinabi ko na sa inyo na galing ako ng Japan. Yan ang ginagawa din mga Japanese guys. Naglilinis sa mga bahay, sa sasakyan, para sa pagdating ng bagong taon, malinis lahat, mawala yung mga malas. Tapo natin yan. Ganyan siya guys. Tapos magbagong taon guys, yung kaibigan kong Japanese, nagbigay siya ng mga guys, yung puti, di ko alam pangalan yun. Puti na, basta mga bilog-bilog guys. Mahilig sila, mga bilog-bilog. Kasi ang Japanese guys, mahilig siya number 8. Otsu guys ba, yung number 8. Kasi yung swerte daw, pabalik-balik. Ganyan siya. Kaya tayo, nishare ko sa inyo na ang mga bilog-bilog ay para pabalik-balik yung natin, swerte, sa sunod na taon. Tapos, iwasan natin yung mga utang guys. Yan ang mga tinuturo sa mga magulang ko na iwasan natin mga utang, kasi kapag may utang ka ngayon, tapos nadala sa sunod na taon, hindi siya maganda. Iwasan natin mga utang, kaya mga utang natin kailangan wala, mawala yan. Tapos pagdating sa sunod na taon, hindi na tayo magkaroon malihian ng utang. Kaya yung din guys, damit natin, pwede din, kailangan may bilog-bilog. Ayan, mga bilog-bilog suotin natin guys. Tsaka yung bulsa natin guys, kailangan mayroon siyang pira, ang mga coins. Yung mga pira na yan guys, yung natin nilagay natin sa bulsa, sa wallet, huwag natin ibili ng pagkatapos ng magandaan, mga tatlong araw huwag niyong gagastuhin yan. Yan na lang sa bulsa ninyo, mga tatlong araw yung mga ginagawa niyong pagpaswerte sa ninyo. Yan ang ginagawa ko guys, kaya sa awa ng Diyos, di talaga ako naubusan ng blessings, pira. Di talaga ako naubusan. Kaya share ko yan sa inyo guys. Alam ko naman na maraming gumagawa nyan, pero baka akala ng iba tayo lang mga Pilipino. Marami guys, pati mga Japanese, ganyan din ginagawa nila. Lilinis, sinasalubong nila ang bagong taon na malinis lahat. At kailangan yung bulsa mo may pira, wallet, tapos yung kailangan yung mga kaldiro, yung mga lagayan natin dyan, kailangan may mga laman, punuin natin para pagsalubong sa bagong taon puno siya sa blessings, maraming blessings. Ganyan, yan yan ang salubungin natin bagong taon. Huwag natin salubungin ng mga di maganda, huwag daw makasimangot, kaya kailangan masaya ka. Ganyan ang mga sekreto guys, na kailangan natin salubungin ang bagong taon na swerte. Malusaw ng ice cream ko. Pero tayo naman, kanya-kanya tayong paniwala, pero wala namang mawawala. Kaya i-share ko sa inyo. Ano din guys, huwag natin kalimutan magdasal. Ganyan. Dito sa desierto guys, baba mag-vlog. Daming langaw dito guys. Bagklase dito. Dahil siguro sa dumi ng hayop, ba mga hayop. Daming langaw. Yun na guys no. Iba-iba man tayong paniwala guys, pero yun na ang i-share ko sa inyo guys, na pangpaswerte pagsalubong sa bagong taon. Yung mga prutas din guys, prutas. Alam naman ninyo yung kung ano ang mga prutas na kailangan na pagpaswerte pagsalubong sa bagong taon. Kaya baka gusto pa niyo yung karagdagan kaalaman, yan, sundin ninyo yan guys, para swertihin yung buhay natin. Marami naman mga dyan pang paswerte, pero ito i-share ko sa inyo, sa akin lang talaga ito galing, mga observe ko ba. Kaya guys, thanks for watching, subscribe and share nyo guys, para mayroon ding
idea yung iba. Thank you.